Welcome to my channel. Ito po ay Tagalog version kung paano tuturo ko po sa inyo, as I mentioned before, yung about po sa pagbabrush ng yung dog at home groomer. Okay? So, sa pagbabrush po ng dog, ay kailangan po na ayon sa kanyang balahibo. Okay? Pag ito po ay binabrush nyo na ikaw ay nasa bahay lang. Yung daily brush, o kaya 3 times a week na sinabi ko para maiwasan ang pagbuhol-buhol ng inyong aso. At habang nagpo-brush po kayo, i-check nyo na rin po ang mga skin condition o kung meron po diyang mga bukol-bukol o whatever para malaman nyo na po kaagad kung ano po ang remedyo sa aso nyo. Okay? So kung buhol-buhol naman po ang aso nyo, ang buhol-buhol naman po ang balahibo ng aso nyo, kailangan nyo pong gumamit ng detangular. Pagkagamit po ng detangular, i-spray po ito. At pagka-spray po, ay brushin po ito ng konti kung hindi po siya nag-loose. Gumamit po kayo nito. Okay? Pero kung ang skin po talaga ng aso nyo ay talagang dikit na po sa balat ang pagkabuhol, ay advice ko po siguro na dalhin nyo na lang sa grooming shop. At sa grooming shop, i-ano nyo na po dun sa groomer na isi-shave nyo siya ng talagang maigsi. Ang number 10 po ang blade na dapat ipagamit nyo kasi po yun po ay nakadikit na halos sa balahibo. Ang number 10 naman po ay hindi talaga siya kalbo, meron pa siyang konting natitira. Okay? So, ngayon, ang na-mention ko po dati sa una na pag mahaba po ang balahibo ay ibabrush niyo po ito ng opposite. Okay, pag dina-dry niyo po siya o kaya kailangan niyo po siyang i-brush ng pa-ayon o pasalungat. Okay? Pero sa mga pag nag-dry ka po para madali siyang ma-dry. Pero sa Pilipinas, hindi naman kailangan i-dry. Ewan ko lang ang mga grooming shop sa Pilipinas kung dinadry. Pero siguro dinadry din nila para kasi mahirap i-shave pag hindi po siya dinry. Okay? Ngayon, pero pag ang balahibo po ay mga maiksi, ganun pa rin. Pero pag sa bahay yung pang-araw-araw na pag-brush nyo, lalo na dun sa mga aso na akala nyo po ay hindi siya nagmamatid, pero matted po sila kasi may undercoat po sila na makapal. So, advice po na talagang i-brush nyo lang po sila ng paayon po sa kanilang balahibo. Okay? Make sure po na maabot po yung loob ng ano doon, yung mga undercoat po nila. At gumamit po kayo ng medyo hindi po malambot na brush. Okay? Kung hindi nyo po kayo sure, itanong nyo na lang po sa mga pet shop o sa mga shop na nagbebenta ng mga ano. Kung hindi po kayo sure, pwede po kayo mag-comment yan below sa aking video at sasagutin ko po kayo. Okay? Ngayon, sa paglilinis po ng mata, since my purpose is to guide you how to groom at home, sa paglilinis ng mata, kailangan nyo pong gumamit ng cotton. I-dip nyo po ito sa tubig. Tapos, ito po ay inyong itasain doon para po matanggal po ng mga muta ninyong aso. Pag yung po ay nalumambot na, gamitan nyo po ito ng brush po na mas maliit po ang ngipin at i-brush nyo po yun dahan-dahan hanggang sa malinis. Okay? Gawin nyo po yan as much as possible daily para hindi po mag-accumulate ang dirt niya doon at hindi po kayo mahirapan at hindi magkaroon ng infection ng inyong aso. Next is lang tayinga po ng inyong aso. Make sure po na ang inyo pong aso ay kailangan po niyong chine-check ang ear niya, nililinis. At pag nagpaligo po kayo, make sure po na pag nagpaligo kayo ay inyo pong itatakip ang inyong kamay sa ganyan para po dumaloy ang tubig, hindi po mapunta sa ano ng inyong aso. Tainga ng inyong aso. Ang pinakaano po ng aso ay huwag niyo po talagang magkaroon siya ng infection. Kasi pag nagkaroon siya ng infection sa ear infection, sa magiging ear mite na po siya at mahirap na po siyang gamutin at kailangan niyo po siyang dalhin sa vet at kailangan mag-take ng antibiotic. Napakahirap po yun sa kidney at liver ng inyong aso. Okay. So, let's move to... Ano pa ba, buddy? Huh? Okay, yan po. Sa pagpapaligo nga po pala, ay kailangan nyo pong after po nyo mapaliguan, ibalot nyo po ito ng towel at simula nang i-dry. Tsaka nyo na simulang i-brush. Okay? So, next video ko po, keep on tuning na lang po at i-on po ang notification at pakishare na lang po dun sa mga friends nyo na hindi pa po nakapag-subscribe sa akin. Okay? And thank you very much. Thank you very much. Medyo mahirap lang po mag-English eh. Pero I try my best to have English version for those
people English speaking subscriber. Thank you and bye bye. Sa pagpapaligo nga pala, before I forget, lagyan nyo po ng ganito, okay? Lagyan nyo po ng ganito. Okay. At saka yung sa pagpuputol ng kuko, ay nakalimutan ko na. Dalawang klase po ang kuko natin. Isang itim at isang puti. Ang puti po, makikita mo po ang nerve na pula. Try pong wag yun i-cut kasi magkakaroon po yun ng dudugo po. Pag nagdurugo, kailangan mo naman po ng pang-stop ng dugo. At ito po ay may antibiotic. Makakabili kayo nito sa mga pet shop o sa vet. Okay? Gamitan nyo po siya ng nail cutter. Yun lang po. At medyo pag nag-aggressive, lalagay nyo nga po ito sa bibig ng inyong aso. Pwede rin kayong gumamit ng improvise. Katulad po nito. Halimbawa, tela, itali nyo po sa nguso ng inyong aso. Okay? So, hope you enjoy my channel and thank you very much.